Hello guys! Welcome to my channel. So for today, gagawa po tayo ng homemade pandesal with a twist. So first time ko siyang gagawin. Let's see kung giging successful ba or what. So ang kailangan natin for today is we have a flour. May flour po tayo. 1/2 cup of sugar. 1/2 teaspoon of salt. Breadcrumbs. Melted butter. And meron po tayong fresh milk. And meron din po tayong 2 eggs and cheese. Try po natin lagyan siya ng cheese inside kung ano magiging lasa po niya. So, bear with me. So, gawin na po natin. Halimutan ko ilagay yung additional ingredients na. Ito yung pinaka-importante kung saan aalsa po yung pandesal natin or yung dough. So, yes, powder, active dry. Tapos, 1/2 cup of warm water. So, halo po natin siya. So, hindi siya mabuksan. Wait a minute. Lalagay na po natin yung active dry yeast. So, tutunawin po muna natin siya. Tunawin natin yung active dry. Kailangan po matunaw siya. So, kailangan tunaw na tunaw po yung active dry yeast natin para hindi po siya buo-buo pag ihahalo na po natin siya sa mixture. So, heto na, na-dry. So, na-ano na natin siya, nag-melt na. Or, na-dissolve na natin yung active dry yeast. So, punta naman tayo sa mixture niya. Atin yung butter. So, i-ano lang natin ito. So, hindi pa siya nakasaksa. Natin yung 1/2 cup of sugar. Ito po ay asin or salt. 1/2 teaspoon of salt. And then, ihalo, lagyan po natin siya ng any 1/2 cup of fresh milk. Add 2 eggs. And paanda rin na natin. At natin yung active dry yeast. Ayan. So, see,
mano-mano. So, I prefer po siya magmano-mano. Tanggalin po siya dito. Para lang manok lang po mamano. Natin yung ating flour. Ayan na. So, malapot na siya. So, tanggalin natin siya sa mood. Yes, baby. Ito yung mga lang sa ate dito. Yan, bati. Bulin po. Post. After 2 hours. Thank you.
Chocolate na niya. Ang bango, may bread na siya. Kasi bread na ito. Wala pisik na kapikit. Tawagin mo na si huwag mo tawagin pala.
Nana natin. So hi guys, we're back and ito na po yung finished product na ginawa kong homemade pandesal. So, meron pa po nakasara doon sa oven kasi matagal po siya lutuin and as much as possible, mas maganda po pag medyo toasted po siya. So, as you can see, bakit brown ang loob? Gumamit po ako ng brown sugar. Mas healthy daw po kasi ang brown sugar. So, stay tuned po sa mga susunod na mga vlog ko. And marami pong salamat. Please subscribe to my vlog and to my YouTube channel po. And God bless!